Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong ang anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaak at Jacob. Sabihin mong, ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo.
Dahil dito, ialis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Periseo, ng mga Heveo at ng mga Hiboseo. Pakikinggan ka nila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng puon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil. Ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ng pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Nito mga nakalipas na araw, sa mga pagbasa, ating napagtanto na ang ating Diyos ay Diyos na naghahanap sa atin, umaabot sa atin. Hindi tayong naghahabol sa Diyos. Sa katunayan, ang Diyos ang naghahabol at naghahanap sa atin. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos ipakilala ang sarili niya sa atin. Saan ka nakakita na ang Diyos pa ang gustong magpakilala sa atin? Niuba sa ating kultura, kung sino yung mas makapangyarihan, siya yung hinahabol natin at gusto natin makilala. Ngunit kakaiba ang ating Diyos. Siya ang umahabol sa atin. Siya pa ang nagpapakilala sa atin. At kapag nakilala natin ang Diyos, isa lang ang ating tugon, papuri at parangal. Sabi ko nga ako kahapon, pagkilala mo ang Diyos, wala kang ibang magagawa kundi bigyan siya ng papuri at parangal. Ngunit, kung hindi mo kilala ang Diyos, kakayanin mo siyang lapastanganin at laitin at maliitin. Nakakalungkot po mga kapatid. Opo, naririto tayo. Dumadayo pa tayo dito sa Quiapo para parangalan si Jesus Nazareno sapagkat kilala natin siya. Pero batid din natin, marami pa sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, kayang lapastanganin si Jesus Nazareno, kayang kutsyain, gawing katatawanan si Jesus Nazareno, sapagkat hindi nila siya lubos na kilala. Pero siguro sabihin ng iba, hindi, kilala ko yan. Pero hindi siguro lubos na ganap ang pagkakilala kay Jesus. Kaya siguro kaya ng ibang itakwil si Jesus, pagtawanan si Jesus, gawing katatawanan si Jesus sa Sareno. Dahil marami pa rin at pwedeng katulad din natin, hindi nila lubos akalain na si Jesus Nazareno ang bukal ng kalayaan at kaginhawahan. Opo mga kapatid, may mga tao at maging mga Kristiyano, akala natin ang pagsunod kay Jesus Nazareno ay parang isang alipin.
Kaya nga marami ang nagre-rebelde sa Kanya. Marami yung ayaw sa Kanya kasi para sa ibang tao, pag sumunod ka sa Diyos, pabigat lang. Hindi mo nagagawa yung gusto mo. Hindi nasusunod lahat ng hilig mo. Kaya maraming tao akala nila sa Diyos, karibal, KJ, killjoy. Kasi pag sumunod ka sa Diyos, parang ang lungkot ng buhay mo. Hindi ba minsan parang ganun din ang nararamdaman natin? Ganun yung binubulong ng demonyo sa atin. Ganun ang ginawa ng Diyos, ni Satanas kay Adan at Eva. Kainin mo yan kasi ayaw ng Diyos matulad kayo sa Kanya. Para bang ayaw ng Diyos sumaya tayo? Sa katunayan, walang ibang gusto ang Diyos kung hindi ang kaginhawahan natin, kalayaan natin. Opo mga kapatid, minsan pag namimili tayo, ano ba ang tama at mali? Parang kay sarap piliin yung mali. Kasi parang yung mali, yun ang mas masaya. Di ba parang pagkain? Yung bawal na pagkain, parang yun ang kay sarap-sarap. Pag yung papiliin ka, ano gusto mo? Crispy pata o gulay? Di ba parang sabi mo, mas masarap ang crispy pata, ang gulay. No? Pero sa totoo lang, ano ba ang nakapagbibigay ng tunay na kalusugan? Ganon din ang landas ng pagsunod sa Diyos. Ganon ang binubulong lagi ng demonyo sa atin. Mabigat yan, mahirap yan. Pag susunod ka sa Diyos, pag dito ka sa akin, masaya. Pero, yun ang patibong ng demonyo. Kaya ngayon sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, at kayo'y makasusumpong ng kaginhawahan sa inyong kaluluwa. Napakaganda po na parang ganun ang laging sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno. Hali kayo, pasanin ninyo ang krus ko. Hindi lang ang krus mo, ang krus ni Jesus. At ang krus ni Jesus, ang krus ng pagsunod sa kalooban ng Ama, ang krus ng kabutihan, ang krus ng katotohanan, ang krus ng pagmamahal. Nahirap po. Pero kung pipiliin lang natin ang krus ng mundo, siguro nga, pa-party-party, sasayaw, tatawa, hahalakhak. Akala natin masayang-masaya, pero sa bandang huli makikita natin, hindi pala doon lubos natatagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Walang ibang hangad ang Diyos kundi ang ating kaligtasan. Kaya nga sa unang pagbasa, tinawag niya si Moises, umalis kayo sa Ehipsyo. Sa Ehipsyo, masarap na ang buhay nila. Kumakain sila ng sagana, pero alipin sila. Kaya nga, di ba, malalaman niyo sa mga susunod pang araw, magrereklamo yung mga Israelita. Sana hindi tayo umalis sa Ehipsyo. Masarap naman ang buhay doon, pero alipin sila. Ganon din tayo, mga kapatid. Akala natin, pag lumayo tayo kay Jesus, masarap ang buhay. Pag sinusunod natin yung gusto natin, hindi ang gusto ng Diyos, masaya ang buhay. Pero sa totoo lang, alipin pa rin sa kasalanan. Akala mo lang nagagawa mo lahat ng gusto mo. Akala mo malayang malaya ka kasi lahat ng hilig mo nasusunod. Pero sa kalooban, alam mo din yun, alipin ka. Ngunit ang sumusunod sa Diyos, siguro nga sa mata ng mundo,
Sunod-sunuran lang kayo diyan kay Jesus sa Sareno na yan. Sunod-sunuran lang kayo sa Diyos na yan. Hindi nyo nagagawa yung gusto nyo. Pero sa totoo lang, ang sumusunod, ang tunay na malaya. Hindi ka kasi alipin ng hilig mo. Hindi ka alipin ng damdamin mo. Hindi ka alipin ng mga tukso sa mundo. Malaya kang nakakapili kung ano ang mabuti at tama. Yan ang pamatok ni Jesus sa Sareno. Yan ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga't mabibigyang papuri natin si Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito po ang ipagdasal natin. Huwag natin tignan na ang pagsunod kay Jesus Nazareno ay pahirap at pabigat sa buhay. Huwag natin tignan na ang paggawa ng mabuti at tama ay pabigat sa buhay. Mahirap nga po. Hindi natin maitatanggi yun. Mahirap. Pero ito ang tunay na magbibigay sa atin ng kalayaan at kaligtasan. Opo, nakakalungkot. Marami pa po ang hindi nakakakilala ng lubos sa Diyos. Kaya kaya nilang gawing katatawanan si Jesus sa Sareno. Kaya nilang laitin, libakin si Jesus sa Sareno. Pero tayo po, tayong tinatawag nating sarili natin mga deboto ni Jesus sa Sareno, ipakita natin sa mundo, kilala natin siya, pinararangalan natin siya, at sinusunod natin siya. Hindi natin kailangan makipag-away. Ang kailangan natin, ipakita natin sa lahat na pinupuri at sinusunod natin si Jesus Nazareno. Na ang kanyang krus, matamis nating papasanin. Hindi tayo matatakot. Mabigat man ito minsan sa ating buhay. Pero ang krus ni Jesus Nazareno, ang siyang maghahatid sa atin sa kanyang pag-ibig at kapahingahan. May nang lalait kay Jesus sa Sareno, pero mas marami tayong nagpupuri at sumusunod at kilala siya. Ang nagbibigay papuri, pakita natin ngayon online at sa buong mundo, na pinupuri natin at pinararangalan natin si Jesus. Palakpakan natin si Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya at sabihin natin, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigang kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalib. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan.
ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman. Naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ipagdasal natin ngayon ang mga taong hindi pa lubos nakakakilala kay Jesus Nazareno. Ang mga taong lumalapas tangan sa Kanya. Ang mga taong kailangan magbalik loob sa Diyos. Pagdasal natin din ang ating mga sarili na tayo lalong maging huwarang Kristiyano na ang buhay natin magparangal kay Jesus Nazareno. Ialay din natin ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya muna sa tuwi na kaming makatugon sa kanyang paggabay ay mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. Tanggapin mo mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Tuwing tayo nagsisimba, tuwing tayo sumusunod sa Diyos, nagbibigay papuri at parangal tayo sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama natin bigyang papuri ang ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi namin kayo lubos na sinusunod. Patawad po kung hindi kami nababahala kapag kayo'y nilalapastangan at pinagtatawanan. Patawad po kung hindi namin pinipili ang kabutihan at katotohanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Pagbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang ating makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ang Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sangang landas ay may kahirapan kung ang lungkot o panganib sa'yo'y bigla ang dumalaw. O kung ng iyong pasan, Panginoon, ang balingan, Panginoon, ang asan, wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagkakaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. Sa inyong tulong sa simbahan, maraming salamat po. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na parangal kay Jesus Nazareno ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. Lumapit tayo sa kanya. Siya ang bukal ng ganap na kalayaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at lalo nating parangalan si Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.